Nako, 37.8 pa din. Huwag ka na kayang pumasok. Tapos magtatanong din ako kung pwede ako mag-half day para samahan kita. Eh, hindi na kailangan. Makalimutan mo yata ang nursing student ako. Kaya kong alagaan sarili ko. Pero syempre, di ba, iba pa rin yung may nag-aalaga sa atin. Gagawa kitang lugaw. Babe, thank you. Maliit na bagay. Lugaw is coming! Ay, tuloy ho kayo! Anak, kumusta pa kinakda mo? Ay, okay na ho siya! Bumili ako ng gamot. Inumin mo to. Napainom ko na ho. Nag-take out ako ng pagkain. Masarap to. Ay, nagluto ho ako ng lugaw. Ito ba? Yung pinagmamalaki mo? Eh, mukha namang matabang eh. Wala namang mong panlaki yung anak mo kasi may sakit. Ito ang kakainin ng anak ko, ha? Itong tinake out ko, kakainin niya. Rasha! Hayaan mo na si Paula. Sarap! Promise, hindi matabang. Huwag kang sinungaling, wala kang panlasa, no? Pasensya ka na sa mama ko, ha? Alam ko, nahihirapan ka. Intindihin mo na lang. Hindi pa ba? Hayaan mo. Kakausapin ko siya mamaya. Ako, huwag na. Hayaan mo na yun. Si mama kasi, matagal na nag-OFW. Tapos, ayun. May sakit nun si papa. Gusto niya umuwi. Hindi siya pinauwi kasi kailangan niya tapusin yung kontrata. Pag-uwi niya, wala na si papa. Mama mo, dahil sa akin, mawawala ka rin sa kanya. Nag-iisang anak na lalaki ko si Luke. Paano magpapatuloy ang lahi natin kung yung Pao lang yun ang mapapangasawa niya? Pag nagkaanak ba tong si Lorraine, hindi na natin kalahi? Ganon? Nay naman, alam niyo naman yung ibig ko sabihin eh. Yung apelyedo! Napakaluma ng pananaw mo, Gracia. Ano ba yan? Nay, ganyan ka naman kasi, di ba? Basta pananaw o opinion ko mali. Wala akong ginawang tama sa inyo, Nay. Dahil hanggang ngayon, masama ang loob niyo sa akin. Dahil na naghiwalay kay ni tatay, kanino ako sumama? Kay tatay. Sabi niyo sa akin noon, mali ang desisyon ko. Kaya simula noon hanggang ngayon, lahat ng ginagawa ko mali!